ng PNP na mahigpit ang seguridad na ipatutupad nila sa pista ng itim na Nazareno sa susunod na Lunes. Para naman sa mga mahihirapang makikipagsiksikan sa Quiapo at sa Luneta, katulad ng mga may sakit, mapapanood na rin daw ang prosesyon sa pamagitan ng Facebook Live. My report, si Lia Manyalak del Castillo. Sidhi ang debosyon ng mga deboto tuwing traslasyon kapag pista ng itim na Nazareno. Hindi alintana ng mga deboto ang sobrang siksikan at gitgitan, makalapit lang o makahawak sa poong Nazareno. Ang panata naman ng iba ang makasampa sa andas. Alam daw ng simbahan ang kahalagahan ng mga ganitong panata at debosyon, pero batid din nila na makabago na ang panahon ngayon. Nandiyan na ang Facebook. Kaya dun sa mahihirapang makipagsiksikan sa Quiapo at Luneta o yung mga may sakit, pwede nang manood sa prosesyon sa pamamagitan ng Facebook Live. Lahat naman ngayon Facebook Live streaming ngayon. At saka lang kung kagad yung mga comment ng mga tao na totoo, authentic o makahulugan. Ito yung kwento. Ito, ATM at the moment. Diba? So ito, bagong hamon, ito una namin pag susubukan namin. Hindi na bago ang Quiapo Church sa pag-Facebook Live. Ang Thanksgiving Mass and Procession nila nung Sabado at ilang misa nasa Facebook Live na rin. Pinag-aaralan na rin ang Quiapo Church ang Facebook Live sa Quiapo Day dahil kadalasang gumagamit ng jammer tuwing may prosesyon bilang bahagi ng pag-iingat sa seguridad. Pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa mula sa Colossians chapter 3 verse 14 ang tema ngayong taon. At sa unang pagkakataon, isang Hijos del Nazareno ang nagdisenyo ng logo ng Traslasyon 2017. Importanteng malinaw kung sino ang gustong dalhin, hindi ang Diyos at hindi ang mga sarili. Kasi kung ang sarili lang, kayabangan lang yung iiral dito. Mga new generations, no, yung mga kabataan ngayon na hindi nagiging malinaw sa kanila kung bakit sila pumupunta. Para sa kanila ay nagiging pagalingan, no, na paramihang ilang beses silang makasampa, ilang beses silang makahawak, then after that wala na. So hindi kasi ganun yung mga yung totoong deboto. Inaasahang dadagsain pati ng mga turista ang prosesyon, pero paglilinaw ng Manila Tourism, hindi naman kasi namin ito pinopromote for as a tourism attraction. Talagang downside lang talaga, madaming tao. Ang ginagawa po ng Manila Tourism dito, nag-a-assist lang sa simbahan. Bukod sa Maynila, may magaganap ding traslasyon sa Cagayan de Oro City at sa unang pagkakataon sa Tagum City sa Davao. Sa Sabado, January 7, ang prosesyon ng mga replika ng itim na Nazareno sa Quiapo. Alas 5 ng hapon, January 8 naman, magsisimula ang vigil sa Quirino Grandstand. January 9, Lunes, araw ng traslasyon. Alas 12 ng madaling araw ang misa bago ang prosesyon. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.